Hi guys! Welcome back sa channel ko! Kumusta kayo? My name is Ria at kung ito ang first video na pinanood mo sa channel ko, hi and thank you for clicking this video! So sa video na ito ay magluluto tayo ng famous leche flan. Para sa akin, ito yung definition ko ng the best flan. Ito yung favorite ko na recipe. Lasa and texture ay on point. I promise you, masarap ito. Alright, so umpisahan natin sa mga sangkap. First off, kailangan natin ng condensed milk, evaporated milk, white sugar, lemon juice, vanilla extract, tubig, cream cheese, at itlog. Sa lista ng mga ingredients, kindly check yung description box down below. So, ang una natin gagawin ay kuha tayo ng pot, maliit lang, or pan. Katulad ng ginamit ko, ilagay natin ang white sugar at tubig on high heat, mga about 10 to 12 minutes or hanggang magiging golden brown na in color ang sugar and water mixture. So, siniswirl ko yan. Dapat talaga huwag yung iwan ito, mga about, again, 10 to 12 minutes kasi madali itong masunog. Once ganito na yung color, ita-transfer natin ito sa baking dish na gagamitin natin. Ito yung 9-inch round dish na nagamit ko. Then, iset aside muna natin yan. Tapos, gagawin natin yung, kumbaga yung flan mismo. Gumamit ako ng blender, inilagay ko lahat ng ingredients. So, biniblend ko ito mga about 1 to 2 minutes or hanggang sa magiging fully blended na ang mixture na ito. Then, ito transfer natin sa baking dish na kung saan inilagay natin yung white sugar and tubig na mixture. So, dito gumamit ako ng roasting pan. Sa roasting pan, nilagyan ko yan ng mainit na tubig. Mga about an inch lang around sa 9-inch na round pan na gamit ko. And then, binibake ko ito on a preheated oven, 350 degrees for exactly 50 minutes. After 50 minutes, so tapos na, luto niyo yung flan nyo, i-cool off niyo ito, and then after about an hour, gumamit ako ng butter knife para mas madaling i-transfer sa serving dish. Butter knife around the edges, ginagamit ko yan. And then so, that's it. Yan ang resulta. Madali lang ang pag-transfer niyan kapag gumamit muna kayo ng kutsilyo or butter knife. Yun lang, and this recipe, as what I have mentioned earlier, it really turned out good. Masarap na masarap. Favorite ko yung texture, pati lasa, sakto lang. Yung hindi matamis, pero masarap. Alright guys, so again, check yung description box. Meron akong lista ng ingredients and exact measurements. Alright, so that's all for today. Thank you so much for watching, and as always, take care!